Yo, welcome again to my YouTube channel, Ezzy ba? Oh yes, Ezzy. So, nangyari nito, hindi maandar. So, pinalitan to ng bagong CDI, pero ang nangyari ay nasira ang bagong CDI na binili niya, yung original. So, pinalitan natin ng bago na naman na original. Ito yung kinipit natin. Okay, isa lang sila. Pero ang nasira ito kagad. Bakit siya nasira kagad? So, nasira ito kagad dahil dito, overcharging. Inibitan nila ng regulator na replacement. So, pinalitan din natin siya ng original. So, ito. So, ito. Yeah, original. So, check natin ang voltage. Kung sa minor, sa ano niya. Ayan. So, 13.9. So, yan. Pinalitan na rin natin ng bagong battery. Ang size ng battery niya. So, at least makukuha na ito natin, boss. Shoutout sa mayari nito sa... Saan ba ito? Sa parting General Knocker. So, ito naman, makikita nyo rito. Ayan, magkana ka off. Start natin. Inamit ko lang kasi para binigay ko na sa metal part para yung init hindi masyado magwala sa regulator natin para ma-absorb ng body yung extra init para hindi masira ang regulator natin. So ayan, 14 point something. So ayan, namatay na naman, wala na kasi gasolina eh. So ito, ang Ezzy, okay na ito. Ito yung color coding ng ano, na Ezzy. So sakit niya. So ground wire ng Yamaha. Dito is black. Yan, ground wire. So yung kalapit niya is blue. Or black, black na with a blue na stripe. May palitid siyang blue. Pupunta yan ng TPS, ng throttle position sensor. So yan, TPS natin. So yan. Black with blue. Okay. So yung yellow nung sa CDI, TPS pa rin yun. Ayan, puntang TPS. So ito yan. And then yung kasunod is solid blue. So yung solid blue na TPS pa rin yun from socket ng CDI. Ayan. Okay. So ito yung white nya pupunta yan ng pulsar. Pupunta yan sa pulsar coil. So ayun ang alam-tong nasa pulsar coil. Ayun. Yung white wire din yun. White wire. So, yung red wire ng pulsar coil, saan nagpunta rito? Pumunta yan sa, nagpalit na yan ng kulay, naging black with blue. Black with blue. Black with blue. So, that's it. Ayan o. Ito nyo. Ayan.
Pero kung mapapansin nyo yan, yung black with blue tracer, parehas na nakabit sa rattle position and then doon sa panzer. Okay? It's either ground. Okay? So, common output accessories ng ano is brown. Output, ang input niya is red wire. Pagdating niya ng susian or na ignition switch, brown wire ang lalabas niyan. So, brown wire is positive pagdating dito sa socket ng terminal ng CDI. So, next is orange. Yeah. Orange wire. Pupunta yan ng ignition coil. Okay? Ignition coil. So, yung light green ito, is pupunta yan ng neutral switch indicator. Neutral switch indicator. At ito, kamisang ito, pupunta yan doon sa tachometer. Ang ito is pure white, pero ang padugsong niyan is white with blue tracer. Pupunta yan doon sa tachometer. Yan. Yan sa RPM, revolution per minute, okay? So, ito ang ating SZ. Ayan, SZ. So, may magtatanong niyan, magkano bili ng CDI? Magkano bang bili ng CDI? Ito ba? O, ito. Presyo nila to. Hindi ko to presyo. Ayan. Siyempre, may patong na ito. CDI. FC at AZ magkaisa. 3,000. So siguro mabibili nyo lang ito ng mga 2 plus. Eh, may patong na yan eh. So ito yung part number. Baka may magtanong. Part number na CDI. So doon naman tayo sa regulator. So ito yung regulator. Ano, 1,250 ba yan? Or 1,250 or 1,350, something na ganun. Regulator, FC and AZ. Ito yung part number. Okay, shoutout po sa ating boss dyan sa magaling na mekaniko ng Palawan, Bisyo Moto ng Palawan, at yung ating magagaling na XT3 Master, and kay Sir Larsinel, kay Sir Stephen, kay Sir June Mark, kay Sir Amoyo. Forever Kawasaki yan. Doon pa sa hindi ko nabanggit, sa lalagay ko na lang yung pangalan ni Sir dito, yung mag-update daw tayo sa Brutus eh. Ito yung mag-update daw sa Brutus eh. Ito, lista ko na lang. Ito. Shoutout po sa'yo, Sir. So, yun. Yung battery. Siyempre, common battery, 800 to pataas yan, 800 up. So, tikulin natin. So, yan. 12.6 yung ating battery. So, yun ang coding ng CDI, ignition coil. So, that's it. Ano pa? At salamat po sa walang sawa niyong panood ng ating videos. At thank you po sa inyong pagsubaybay. Okay po. Mayroon tayo export doon. Try natin kapitan niya ng Pulsar saka Relactor yan. Kung magkakayag. So, hanapin natin kung magkakayag. Okay. Ah, sir. Nakakita ka, sir. Hindi ka nga. Hindi ka nga rin itong gaya. Hindi ko alam, sir. Hindi ko masabi. Maganda yung pagdidikitin mo, sir, eh. Ay, pagdidikit mo, ay, bagay, parang magkaiba. Tama, eh, balik ko. Ay, hindi, pwede, pagkaganan. Okay, so, shafting na STX. Main shop, yung kabitan ng clutch housing. Pero ang pinagkaiba is, ito yata ay 13 teeth. 12. Tapos yung kabila ay 12. Ay, pero kinabit mo, sir, saan? Hindi pa naman, kaya kita ko lang doon sa isang, parang hindi na magmamatch dahil
Yan daw magkaiba talaga ang kanta. Magkaiba. Yan at least na. Ah, oh, magkaiba sir. Malayo. Malayo. Hindi ba lang? Ay, magkaiba sir. Ito pa lang, ay dito pa lang. Ito ba yung sticks na lang? Oo. Brake fluid. Agad. Yan po. Magkaiba. Sticks, ay? Oo. Magkaiba. Magkaiba talaga. Dito pa lang, ay. That's it. At salamat po. Salamat sa ating mga boss. Diyan po sa Cubao. Diyan po sa kanak Kuya Randy. Kay Kuya Rainier. At sa Cubao. Kay Sir Glenn. Kay Nana. Thank you. Thank you itong SC. Kay Sir. Kay Kuya Francis. Kay Kuya Francis. Pasensya na po. Hindi kita nabisita eh. SC, problema niya ka sa SC. Hindi yata nag-charge na naman eh. Pero pinalitan namin yun ng regulator sa Cubao. So, pagpunta ko po yan, try po ulit natin. So, yan. Shoutout sa'yo, sir. Kay Sir Gico. Thank you po. Thank you.